barangay naman sa Caloocan, isang horror house ang taon-taong itinatayo ng mga residente. Ang nakakabilib, recycled ang mga material na gamit nila. May report si Dano Tingkungko. Sa display pa lang nakalansay, pinugutang sanggol at ataol ng barangay hall, damang-dama na ang Halloween dito sa barangay 78 sa Caloocan. Pero simula pa lang daw yan. Dahil isang horror house naman ang pinagtutulung-tulungan ng buuin ng mga residente gaya ng nakagawian nila sa nakaraang 5 taon. Ang katatakutan sa barangay na ito nagsisimula sa lumang yellow pages na pinipilas at nilulukot para gawing palaman ng katawan ng aswang. Para mas nakakatakot, saka ito lalagyan ng maskara sa ibabaw, voila, isa pang aswang ilalagay sa barangay hall. Saan ninyo sinasalin? Dito sa mga ano used to? Na used clothes. Ukay-ukay. Yes, yung iba hinihingi namin sa mga kapitbahay, yung mga hindi na nila naganda. Kasi doon lalabas sila, lalayo pa sila. Dito na sila mamamasyal sa sarili nating lugar. Masaya po. Bakit? Masaya. Saka, natutulungan po namin yung mga magulang namin. Pero di lang ang konseho ng barangay ang gustong manako. Sa hardin ng isa nilang residente, nakapwesto na ang mga multo, aswang at zombie with matching kabaong pa. Ang 12 taong tradisyon ng kanilang pamilya, sinimulan daw ng kanyang ina. Passion niya kasi talaga. Parang part of her to share, I guess, sa iba, whatever she has. Parang nakaka-entertain din kasi when you see it. Parang anong konsepto this year? I think it's yung sa coffin, yung lamay. Nang patay. So, yun yung dead mo. And then, ito yung table mo where yung usually nagiinuman nga. And then, yung guest mo would be also ghost. Ano naman masasabi ng kanyang mga kabarangay? Parang matatakot talaga ba kayo sa parang totoo eh. Pang-Halloween talaga siya. Pang-Halloween talaga. Matakot ba? Natingin mo doon. Lapit tayo doon. Tingnan natin. Natingin mo doon. Maganda naman yung reception ng town din yun. It's our way to share with the community. Dano Tingkungko, GMA News.